Kapag nakinig ka sa mga balita ngayon, tiyak na sasakit ang ulo mo sa dami ng negatibong balita. Kabi-kabila pa naman ang problema ng mundo, ng ating bansa, at higit sa lahat ng mga taong tahimik na nagpapasan ng kani-kanilang suliranin. Ang buhay nga daw sa mundo ay tadtad ng pagsubok at ng pagdurusa. Maging ang Panginoong Hesukristo ay dumanas ng napakaraming paghihirap sa buhay. Halos lahat ng misteryo ng kanyang buhay ay may kaakibat na tinik at kapaitan. Ang anino ng krus ay laging nakaabang sa mga tao, lalo na sa mga taong nais mapalapit sa Panginoon. Si San Jose ay dumanas din ng mga pagsubok at lahat ito ay halos kaakibat ng kanyang kaugnayan sa misteryo ng ating Panginoong Hesukristo na inari niyang anak dito sa lupa. Saan man siya naroon, maging sa Bethlehem o sa Nazareth, nadama ni San Jose ang pagdurusa ng buhay. Nasaktan siya na walang maayos na lugar upang magsilang ang mahal na Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus. Sinong ama ba naman ang matutuwa na isilang ang anak sa kwadra ng mga hayop? Nauna na dito, ang sakit ng kalooban niya nang si Maria ay mapabalitang buntis at hindi alam kung sino ang ama. Mabuti na lamang at itinuwid ito ng isang anghel sa pangitain ni San Jose. Ang iba pang kirot sa puso ni San Jose ay ang pagsusunat sa sanggol na si Jesus, ang pahayag ni Simeon tungkol sa kahihinatnan ng bata, ang pagtakas nila patungong Ehipto, ang pagkawala ni Jesus sa templo. Tila ang mga ito ay bahagi na rin ng kalbaryong tinahak ni San Jose. Lahat ng paghihirap ni San Jose ay nagugat sa isang mabuting layunin. Nais niyang paglingkuran ang Diyos. Kaya nga sa gitna ng lahat, nagtiis siya at nagdusa na may dangal, kahanga-hanga at kaaya-aya sa Panginoon. Alam natin na tahimik na tao lamang si San Jose. Yan ang pagpapakilala sa kanya sa Bible. Maaaring isang paraan din yan ng pagsasabi sa atin na si San Jose ay hindi taong mareklamo o bugnutin sa gitna ng hirap. Sa halip, tinatanggap niya ang lahat ng pagsubok sa buhay sa diwa ng pananampalataya, kababaang loob, katatagan, pagmamahal at pagkamasayahin alang-alang sa Panginoong Jesus at sa mahal na Birheng Maria. Inialay niya lahat ang paghihirap niya para sa kanyang mga minamahal. At hindi naman pinabayaan ng Diyos si San Jose. Dahil kasama niya lagi ang Diyos, lahat ay nalampasan at napagwagian niya. Ang mga pagsubok ay napalitan ng tuwa. Hindi pa naipagkalugmok o yung tinatawag na desolation lamang ang buhay ni San Jose, kundi binigyan din siya ng Diyos ng tinatawag na pagkalugod o consolation. Naranasan niyang kausapin siya ng anghel, nakita niya ang mga pastol at mga pantas na dumalaw at sumamba kay Jesus, naalagaan niya at napalaki si Jesus sa Ehipto at naiuwi na mga luwalhati sa Nazareth. Matapos mawala si Jesus sa templo, wala nang ibang kakulitan na inilagay sa Bible na ginawa ni Jesus sa kanyang mga magulang. Ang sabi nga doon, naging masunurin siya sa kanila. Ang saya siguro ni San Jose sapagkat ang kanyang anak na si Jesus ay naging mabuti at masunuring anak. Sa buhay natin, makikita natin na salitan lamang po ang good days at bad days. Sa halimbawa ni San Jose, dapat nating tanggapin pareho ang mga ito na may maayos na pananaw at prinsipyo sa buhay. Kung tutuusin, sa tulong ng Diyos, mas marami naman at mas lutang naman talaga ang mga biyaya sa buhay kaysa sa mga pagsubok, di po ba? Kahit sa mga taong bat-bat ng dinadala o pasanin sa buhay, makikita pa rin na higit pa rin ang pagmamahal at pagtulong ng Diyos kapag ka ating binalikan ang kasaysayan ng kanyang pagmamahal. Mahalaga na tanggapin natin kung ano ang pinagkakaloob sa atin ng Diyos at magpasalamat din tayo na hindi niya tayo iniiwang mag-isa. Kapag maraming biyaya, magpasalamat mula sa puso. Kapag maraming pagsubok,
magtiwala at magsikap sa buhay. Kapag may problema, maniwalang matatapos doon ito balang araw. Kapag panatag naman ang buhay, maghanda at magpalakas sa anumang darating na unos sa kinabukasan. Tulad ni San Jose, manatili tayong tapat sa Diyos at sa sarili natin sa kagalakan man o pagdurusa. Ano man ang ating mga pasanin sa buhay, tularan po natin si San Jose na dalhin ito ng may pagmamahal at pagtityaga, alang-alang sa Diyos at sa mga mahal natin. San Jose, tagapagpanatag ng mga nabibigatan, ipanalangin mo kami. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, i-like natin ang video, mag-subscribe tayo sa channel, at i-share natin sa ating mga minamahal. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos at ipanalangin tayo lagi ni San Jose. Amen.